umaga, magandang hapon at magandang gabi mga karambola para sa aking Mother's Day special vlog. Ito po yung aking handog para sa inyong lahat. Magpapasaya tayo ng mga nanay ngayon. Mga karambola. Ayan! Siyempre mga karambola. Mga karambola, kasama na natin si Nanay Evita ng San Pedro. Yes, palakpakan naman si Nanay Evita. Isang masipag na frontliner siya mga karambola. At syempre, sa Mabicol naman, kasama natin si Lovely. Gagawin ang lahat para sa kanyang anak na si Paul. Palakpakan natin si Nanay ng Mabicol. At syempre, kasama naman natin si Nanay Gina na itinaguyod ang kanyang mga powerful na anak. Kahit single mom siya, mga karambola. Palakpakan naman natin si Mami. At syempre, mga karambola, kasama natin si Nanay Rosalinda na patuloy pa rin ng laban kahit may karandaman siya ngayon, mga karambola. Sama-sama natin pagdasal si Nanay Rosalinda ng Pabanlang. At sa huling nanay naman, ang napakasipag naman ng nanay na talaga namang anong tawag? Yes! Na hindi sumuko sa buhay kahit napakahirap ng buhay ni nanay. Pero nakita ko yung saya nanay sa inyo. So handa na ba kayo sa aking challenge mga nanay? Bawat isa sa inyo ay magkakaroon ng isang baking sa aking mga alaga bilang lalaban para sa inyo. So handa na mga nanay? Handa na mga karambola! Handa na mga karambola! My co-host for this afternoon. Ladies and gentlemen, we have here our Motianing Florida Blanca 2018 Kashmir Bandong. Palakpakan tayo po. Good day to all of you and to all our mothers out there. Our gratitude towards you is beyond what words and emotions can express. May you be celebrated every day and thank you for being our spiritual guidance. And above all, mga mommies, thank you for giving us the gift of life. To our mothers, sila yung mga ating mga bayani at inaw ng tahanan. Muli po, maraming salamat po sa inyong lahat. And of course, once again, everybody, we would like to welcome you here in Red Jerk's Resto Bar. Ayan, maraming salamat po. And you know what? Of course, in my entire life of hosting, this is my first time na mag-host po ako ng ganitong event. And this is entitled Mrs. Karambola 2021 Mother's Day Special Vlog. Handa na ba ang lahat? Handa na! Ayan, handa na. Ladies and gentlemen, without any further ado, I would like to introduce to you our five lovely candidates vying for the title of Mrs. Karambola 2021 in their production number. Let the bass kick. Britanya Colonial Nina Drupeca Keramba Duterte, Nanay Nita, ang frontliners ng San Pedro. My name is Samantha Balvin, 19, representing Nanay Lovely, Mabicol. A glorious afternoon to each and everyone. To all the mother, you're not just a human, but you're super extraordinary woman. All the way from the Maria Osawa, Naruto, the Toki Toki Jollibee McDo! Standing here in the front of PC, fresh through your soul stunner, I am all alive and
Today, please do allow me to represent the name of Nanay Gina Zabin, the powerful and extraordinary single mom of Bali! I am Kiana Sofia Ramos, 18, virgin! Representing Nanay Rosalinda Pabalas! Is standing in a front of you is fresh 1-year-old is Tanner, all the way from Barangay Tampe. I am Ariane Smith, proudly represent Mrs. Maribel Consuela. The Mrs. Carambola 2021 Long Gown Competition, brought to you by The Linus Production by Rockwell De Leon. Starting with candidate number 1, Maria Britannia, representing Nanay Edita Cruz from San Pedro. Samantha Balvin, representing Nanay Lovely from Mabiga. Say mabuhay to our candidate number 3, Omalife, representing Nanay Gina from Apal. There you have it, ladies and gentlemen. Once again, our 5 lovely candidates in their long gown competition. Thank you so much, ladies. You may now take a rest forever. This time, we'll be meeting our nanays over here. Let's have our nanay number 1. Nanay Edita Cruz from San Pedro.
Ilan po ang anak niyo, nanay? May anim po kayong anak. Ano po yung pinakamahirap na part ng isang dakilang nanay? Matiligas ang ulo at makukulit. So para sa inyo po, yun ang pinakamahirap na part ng pagiging nanay. Yung pagdidisiplina sa mga anak. So, meron po ba kayong mga pwedeng ibigay na advice sa mga kabataan ngayon? Anak, mag-aral po yung masa lesson. Then, kaya po yun, eh, hirap po para sa katabi po, pangaras din po. Eh, kailangan po, ito sa mag-aaral kami, Paano niyo po nalaktawan yung paghihirap sa pandemic? Katrabaho po, yung mga anak ang Tulong-tulong, yun ang pinakamasarap pakinggan, tulong-tulong. Ladies and gentlemen, once again, we have our nanay number one and she is... Nanay Edita Cruz from San Pedro. Sige, tawagin naman natin muli ang ating dakilang nanay number two. Si Nanay Lovely from Mabica. Bigyan po natin sila ng masigapong palakpakan. Hello, Nanay Lovely. Kumusta kayo po? Okay po. Kailan na kayo pong banwa? 28 po. Kailan na kayo po anak? Ngayon po, ito. Ngayon, 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 anak nyo. So, itang baby. Itang baby, ah, ingat po yung asawa nyo. Ayan, hindi kayo po muring sabihin kay kaya kayong asawa. Naipol. Ayan, wait a minute. Kaya po na mother na mga child na hindi sila pwedeng magkaanak ng normal kahit anong gawin nila. Kasi hindi magka-match mo. Anong hindi po magka-match? Jeans po yun. Ah, yung jeans. Paano niyo po nalaman na may ganun scary sitwasyon? Newborn screening po. Newborn screening? So ito si Mister, ito yung baby. So ano po yung ano, diferensya ni baby? Saan ba to? Paul, hello Paul. May sakit po ba siya mapansin? 7 days pa lang nasa PGS pa kami. 20 days pa kami to. Ang hirap po. Paano naman po kayo nakakaraos sa araw-araw? Nanginginig po ako ng tulog. Isa na po si Ma'am Selandria sa nanginginig sa akin. Salamat po. So, inito, ano po si baby? Ano pong pangalan ni baby? Paul Marley po. Ano po ang nagbibigay ng pag-asa sa inyo, mami? Pamilya ko po. Ano po yung nagbibigay ng pag-asa sa inyo para lumaban lang po? Yung po ano po, kahit pinirin siya, basta kasama ko siya. Eh, nung nahihirapan na ako, siya lang yung naaruga ako. Puro wala ako, buwan-buwan ko siya. Kahit nahihirapan na ako, kahit may sakit ako, wala ako, buwan mo kasi. Kaya nung binigay ni God sa akin, kaya tatanggapin namin kung ano siya. Mas pakusahan mo. Hindi mo pala maging nanay, lalong-lalo na yung may mga ganyang sitwasyon. Ikaw, Cash, may gusto ka bang itanong kay nanay? Advice na lang po siguro. Magpakatatag po siya lalo. At madami po kaming sumusuporta, nagmamahal po sa inyo. Andito lang po ang Sinay Karamba para sa inyo din po. Message niyo po sa mga taong patuloy na sumusuporta sa inyo. Sana po wala kayong samang sumusuporta sa amin, lalo sa anak po. Kahit minsan po nakukulitan na kayo sa akin, kaso po wala po akong magawa kasi alam po ng gastos niya, sa gatas niya pa lang po. Yun lang po kasi nagpapahaba ng buhay niya, kahit man po. Iba yung gatas. Ibang, hindi siya pwede. Ah, iba yung gatas. Ano bang gatas na? Ano pong gano'n pa lang sa ibang bansa po? Sa US, doon lang po nabibili. Ay, gano'n? Mahal talaga kung galing sa US. Ang hirap naman ang sitwasyon nila, no? Tayo nga, nandiyan na lahat-lahat, nagre-reklamo pa tayo. Huwag kang mag-alala na, nanay, ha? Marami ang tutulong sa iyo, lalo-lalo na pag napanuti na yung vlog natin. Para sa mga, para sa inyo po, kasi marami din akong koneksyon eh, ganun din kay Karamba. Pero hindi ko lang ginagamit talaga yung talento ko na mag-vlog. Pero kaya kong tumulong din.
medyo nahabag lang po ako kasi iba yung sitwasyon ng mga donor. So, sana po, Nanay number 2, more power, lagi po kayo magdasal. Magpakatagal po kayo. Tapos, ganun din si Daddy, kailangan mo yung matatagay pareho. Basta magkasama, no matter what happened, ang pagmamahal po ang magiging pundasyon nyo at ang Panginoon ang magiging sentro ng buhay nyo. Hindi po kayo napabagayahan. Alright? Maraming salamat po, Nanay number 2. Magpapasalamat lang po ako kayo. Mangkarambola, mangkaramba-karamba, kung hindi ko sa, dahil sa kanya, wala po kami dito. Maraming salamat po. Maraming salamat po, dakilang Nanay number 2. Nanay, love you. Alright, this time, I would like to call on our dakilang Nanay number 3, and she is... Nanay Gina from Apalit. So, kanya naman po, Mami, paano nyo natanggap yung sitwasyon ng inyong panganay na anak? Mahirap po, masakit pero andyan. Kasi sa bahay ni nanay, wala naman ibang susuporta sa kanya kung hindi ako bilang isang ina. Ano po nga? Tinangkap ng maluwag sa dibdib. Hindi po kayo umiyak kung nalaman niya ang mga siya. Alam ko lang, hindi po ba siya pinagsasagpang, halo, mga ganon. Wala naman pong ganon. Tinanggap niyo po siya ng buong buo. So, ano po ang source of income niyo ngayon? Nung nag-work pa sa SM Pampanga, kaso po nung pandemic, stop na sila, sender-based sila. Ah, okay. Ikaw naman, Pearl, paano mo masasabi si Mami isang dakilang ina para sa'yo? Bali, sobrang dakilang ina niya kasi lahat kaya niyong gawin para sa amin. Tapos lagi siyang nakasupport sa amin sa lahat ng ginagawa namin araw-araw. Tsaka binabalak namin, lagi siyang nakasupport. Kahit paminsan para sa kanya, ayaw niya na. Basta lang yung ikasasaya namin, nandun siya lagi para sa kanya. Sige, kaharap mo si nanay. Meron ka ba nasang sabihin sa kanya? Ayun na, Happy Mother's Day. Thank you sa lahat. Thank you sa walang sama pagmamahal mo sa amin. Hindi lang sa anak mo, pati dun sa anak ko, sa apo mo, na kahit na ang kulit-kulit niya, hindi ka nag-asawa. Tapos lahat na ang pagmamahal mo, binubulong sa mga araw-araw sa amin. Hindi lang bilang isang ina ko, hindi bilang isang ama na rin. And thank you, man, I love you. Kamu naman, yung sitwasyon natin, kung napapagalitan man kung man kayo o napagsasabihan ulit, syempre ayaw kong mapunta ka ulit sa hindi maganda. Kaya sana kung minsan na gagalit ako, no? Sana maintindihan. No? Kasi ang bilang isang ina at isang ama talaga, mahirap po. Ano nyo po natayuan yun na kayo mag-isa lang na walang tumutulong na kamag-anak? Ano naman po yung papa nila, sumusuporta naman po pero hindi sapat dahil dito nga yung papa nila. Kumisan, nagbibigay kumisan, kung gusto niya, ganun lang. Pero hindi siya sapat. Kaya kailangan magtulong-tulong kami mag-iina para sa amin. Kasi ang sa akin po, andiyan naman ang Diyos. Masigit na nakakatulong kayo sa sino man. Kasi hindi naman ibibigay sa akin ito, ang pagsubok na to, kung hindi ko kaya. Paano niyo po tinanggap na wala na kayong mister? Basta, andiyan yung mga anak ko, masaya na ako. Kasi, ang basta tinanggap ko sa buhay ko, hindi lang ako yung ganito. Mas marami pa ako, mas malala yung sitwasyon sa amin na nakakaya. Samantalang ako, andito yung mga anak ko na sila yung inspirasyon ko sa buhay. Yan, tama. Alright. There have it, ladies and gentlemen, our dakilang nanay number 3, we have... Nanay Gina from Apalit. And her daughter, Pearl. Maraming salamat po. Thank you so much. Yeah. Sige. Hello, Nanay Rosalinda. Ayan. Kumusta? Kapampangan po, Tagalog. Kumusta kayo po? Masakit kayo po ba doon kanya? Opo, kasi bali, 4 times na akin yung dialysis. 4 times? Bakit po di ako po makapagpa-dialysis? Kasi din po, kailangan ko mag-swab test. Kung wala po swab test, wala po mag-dialysis. Kailangan kayo pong years mag-dialysis? 1 year pa mo po ganyan. 1 year? Kailangan ko pong bago ah? 48 po. 48? Bata pa naman si nanay. Kailangan ko po anak? At saan po kayo na yan? Sinuli ako kasi itang dalaga ko sa mga kaya ang pagkakaroon. Dino pong natabi ka kayo ngayon? Si
Daddy Jimmy. Ah, si Daddy Jimmy. Oh. So, kumusta naman po yung health yun? Ano po, masakit lalaban? Masakit po rin. Hindi ko anak po nasawa po. Hindi ko nagmalit. Hindi ko nagmalit. Bali. Malit. Kami mo kumanhay na nakapin ng parents na ako. Maalawa po sa sawo. Kaya kami may kumanyan sawo. Alamo. Tama kailangan po sana ng paswap siya. Ano po 'yung mga tao, ano 'yung swab test? Ah, so 'yung pamay pong swab test yung ala kayo. Magkano po po 'yung swab test? Yung hindi sa ibu 6,000. Ano po 'yung swab niyan? Pasalamat po 'yung nakakalatakan. Sir, meron bola, kaya pagkakataon ko 'yan. Nakakalatakan salamat po niya po kaya ipo-focus kami. Ah. Tapos pasalamat po muna. Salamat. Ay, ano po pala yung i-advise mo rin bisang maging pengari? Kanyang po, kung tayo po mag-aral labamo po, kaya labamo po magsawa. Kamasan din po ba mag-aral na masakit po. Hindi po ngayon masakit. Sobrang sakit po. Kaya po mapataan sana po, kaya labamagsawa. Ayan, palakpakan naman natin ang ating Tagilang Nanay number 4. Nanay Rosalinda from Pabalik. Sige, Manny, magkwento ka naman kung gaano kahirap ang isang maging dakilang nanay. Mahirap po pag yung magkakasakit po sila. Tulad po ng isa kong anak na babae, yung panganay ko po, nagkaroon po siya ng ano sa lipad. Pero po din sa, ano ko pa, yung namatay na anak. Yung pangalawa po, yung ate niya, ano po siya sa likod, tapos nagkomplikasyon po sa puso. Hirap-hirap po lalo pag walang pera. Ang hirap talaga, no? Kanina po kayo tumatak po pag ganong sitwasyon? Una po sa Diyos. Pinilangin po. Mabait po siya sa akin. Ano, marami po tumutulong. Mami, ano pong ginamatay nung una yung anak? Nung binuntis ko siya, kasalukuyang yung mata ng anak ko, ay asawa ko. Ano, naglalako po ko nung kasiruya at ang haling tapat. Tapos nung, ano po nung lumabas po siya, ano po siya, lakmus po siya. Anak mo siya? Parang merong effect? Parang na-dehydrate. Dapat po lagi kayong umiinom ng tubig. Tawagin natin yung anak, Kashmir. Anong pangalan ng anak? Veronica. Veronica Mohamed. Dali ka dito, Veronica. Ayan. Kumusta ka naman, Veronica? So, nag-aaral ka pa? Hindi mo. May asawa ka na? Anak, nasa yung asawa mo? Nasa bahay po. Nasa bahay. So, naramdaman mo na yung pagiging ina ng mama mo kasi may anak ka na ba? May naging ina ka na rin. Anong gusto mong sabihin ngayon sa iyong dakilang nanay? Huwag ka lang susuko hanggat naman si Papa pero si God. Tapos, huwag lang dapat tayo nang-away. Lagi ba kayo nang-away? Pero close naman kayo. Close naman kayo. Kayo po, nanay, may gusto po tayong sabihin? Sa anak niyo po? Ano, huwag niyo siya masyadong madalas ang asawa niya. Baka kaya, iwalan ka. Mag-aray siya, no? Oo. Ano lang ba? Stick yan. Ah, sige, mami. Gusto niyo bang magpasalamat? Ito na ba yung magkakataon niyo? Pagkasalamat po kay Ms. Karamba kasi binigyan niya kami ng bigas. Saka sa mga sponsor po, kay Consel Brian po, siya po yung nagana sa kay Ms. Karamba po. At taga-Consela po kayo. Ano ba ito yan, classmate ko po yan? Sa iyo ng tuba? Yeah. Okay na po? Alright, there have a ladies and gentlemen, our last candidate we have, Nanay Maribel from Consuelo. Our reigning queen, Butihaning ikatlong lahi 2019, we have Miss Jai Montemayor. Palakpakan po natin. Music please.
first ever Ambala 2021. Isn't it candidate number 2 or candidate number 4? For the first runner-up, let's have Mr. Joel and Mr. Nazab. Mr. Zamata, let's go. And for the grand winner, let's have our reigning Mechanica Cum Laude, Jai Montemayor, together with the ladies, Zell, Geraldine, and Sophia. Let's go. We will be announcing first the grand winner, alright? Yung unang tatawagin ang mananalo. Meaning to say, the candidates that hindi matatawag will be the first. First of all, thank you so much for the mommy to our venue, Rep Jerks. Sa mga tumulong ng effort, makeup artist, Parker Bryan, maraming salamat po. Thank you also to Ms. Del Andrea, JM Beauty. Mrs. Carambola 2021 is Bini Bini number. Yes, Bini Bini number. Number 4, Diana Sophia. Congratulations to you, Bini Bini number 4, for winning our first ever Mrs. Carambola 2021.